Pagkatapos ng isang linggong bakbakan sa PBA, 10 team na ang nagpakitang gilas upang makuha ang kanilang unang panalo sa bagong season ng liga. Bukod sa mga naglalakihan at nagagalingang import, inabangan din ang mga rookies ng bawat koponan. Ito na daw kasi ang isa sa pinakamaraming rookies na na-drop sa kasaysayan ng PBA. Kaya ang mga PBA fans, partikular na ang Gilas Pilipinas, ay umaasa na may makikitang manlalaro na sa tingin nila ay babagay sa ating national team. Kaya sa video na ito, ipapakita natin ang 5 sa mga rookies na may potential na maging parte ng Gilas Pilipinas. Una sa ating listahan ang 6'5 big man ng Northport Batang Pier na si Cade Flores. Ang Northport Batang Pier ay may 2 ng panalo at wala pang talo. Tinalo nga nila ang Terra Firma Jeep at Rain or Shine Elasto Painters. Marami nga ang nakapansin sa big man na kahawig ni Eric Meng, pero malaro di Hatfield ang galawan na si Cade Flores. Grabe naman kasi ang energy nito pagdating sa hardcourt, ang sipag sa inside shaded lane at handang makipagpalitan ng mukha. Kaya hindi nakapagtaka na si Arvin Tolentino ay kumpiyansa na tumira sa labas dahil alam niya na may kukuha ng rebound. 10 points at 10 rebounds ang kanyang average sa kanilang 2 unang laro, pero ang impressive sa kanya ay mas marami pa ang offensive rebounds, kung saan nagtala siya ng 6 offensive rebounds kumpara sa 4 defensive rebounds lamang. Importante sa ating national team na madagdagan ang ating big man, particular na ang power forward position, lalo si Nakai Soto at AJ Edu ay nasa Japan habang si Japet Aguilar ay nagretiro na sa national team. Kinakailangan lang na mahasa niya ang kanyang outside shooting upang mas maging effective siya sa number 4 position. Kumukuha pa nga ang ating team ng impormasyon kung eligible ba itong si Cade Flores bilang local player sa anumang FIBA sanction tournament. Pero kung sakaling hindi siya nakakuha ng passport bago mag-16, alinsunod sa eligibility requirements ng FIBA, pwede pa din siya maglaro sa SEA Games at Asian Games. Ang gwardiya mula sa Phoenix Fuel Masters na si Rich Rivero ay pwede din ikonsidera sa ating national team. Pagkabot matagal nang dumadalo sa practice session ng Gilas ang 6'1 guard mula sa Ilagan Isabela, nakakapagtaka na hindi pa rin siya nabibigyan ng pagkakataon na mapasama sa ating men's senior basketball. Sa kanyang unang laro, suot ang Phoenix jersey. Nagpakita ito ng kanyang galing, lalo na sa opensa. Noon pa man, legitimate scorer na itong si Richie Rivero. Nakakabilib ang kanyang individual skills. Kinakailangan lamang niya na matutunan ang leadership skills, lalo't guard ang kanyang pwesto. Pwede siya magpaturo sa kanyang girlfriend na politician mula sa Laguna. Isa din sa ating nasa listahan ang 6'9 big man na si Kemar Carino. Parte nga ito si Carino sa 23-4-2023 ng Samahang Basketball ng Pilipinas, isang players pool ng Gilas Pilipinas na pagpipilian sana para sa FIBA World Cup. Aaminin ko, nagulat din ako sa ipinakita nitong si Kemar Carino sa kanyang PBA debut, dahil ang inakala ko na isang typical big man lang na puro loob ang laro, yun pala, kaya nitong tumira sa labas. Sa kanyang unang game nga, suot ang Terra Firma Jeep, nagpakawala ito ng 2 out of 4 sa 3-point territory. Bihira lang sa mga big man ang may balls na tumira sa labas, parahil natutunan niya ito noong naglalaro pa siya sa Japan B-League. Kinakailangan lang na magpatigas ang katawan si Kenmar Carino upang maging solido ang kanyang interior defense. At the age of 25, isa si Carino sa mga nakikita natin na may tsansa na makapasok sa national team in the future. Tulad ni Kemar Carino, si Kenneth Taffin ay nakasama din sa 23-4-2023. Nagtataka nga lang ako bakit di siya nabigyan ng pagkakataon na mapasama sa World Cup. Dahil base sa impormasyon, eligible naman itong si Taffin. Kahit pa laki New Zealand ang 6'5 wingman na ang ina ay nagmula sa Rosario La Union. Ang kanyang outside shooting ang pwedeng maging credential ni Taffin para sa ating national team. Sa mga active players ng Gilas, si Matthew Wright at Jordan Henning lang ang ilan lamang sa mga players na may lisensya tumira sa labas. Yan ang forte nila. Pwede ang 6'5 na si Taffin ang isa sa mga regular mainstay ng ating national team, lalo't sina Wright at Henning ay naglalaro sa Japan. Well, sana lang ipiliin niya ang Gilas Pilipinas, dahil balitang gusto din ng New Zealand na makuha si Taffin para sa kanilang senior men's basketball. At ang isa din sa nakikita natin na may potential para sa national team ay ang 6'8 center forward ng Rain or Shine na si Kit Datu. Very matured maglaro ito si Datu, inside banger na may tira sa labas. Solid PBA debut din ang ibigay nito ni Kit Datu. Nagtala nga siya ng 16 points, 5 rebounds, 2 assists at tig isang steal at block, kahit pa 23 minutes lang ang kanyang naging playing time. Tulad ni Carino, may tira din ito sa labas, may depensa at marunong gumamit ng kanyang katawan para makascore sa loob. Ang hindi lang tayo sigurado ay kung eligible ito sa FIBA sanctioned tournament, pero kung sakaling makapasok ito sa Gilas, malaki ang mayabang nito sa ating national team.
Bagamat di mo pa lamang sila sa nakikita natin na may potensyal na maging parte ng Gilas Pilipinas, umaasa tayo na marami pa sa mga rookies ang magpapakita ng gilas upang mapasama sa Gilas Pilipinas. Pero kayo ba mga kabola, bukod sa limang players na ito, sino pa sa mga PBA rookies ang sa tingin ninyo ay may potensyal na maging parte ng Gilas Pilipinas sa mga susunod na panahon? Tara, pag-usapan natin yan! Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.